panimula. Kapag parang araw, saraling ito, iyong matututunan ang kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-industriya, gawaing kawayan at iba pang materyales. May isa-isa mga materyales na maaari mong magamit sa paggawa ng malikhaing produkto na may kinalaman sa gawaing kawayan at iba pang materyales na matatagpuan sa pamayanan. Aralin 3. Mga mahahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing kawayan at iba pang lokal na materyales sa pamayanan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nice kong malaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng gawaing kawayan. Ano ang gawaing kawayan? Ang gawaing kawayan ay isang halimbawa ng gawaing pang-industriya na ginagamitan ng mga materyales na nagmula sa kawayan na maaaring makita sa pamayanan. Sa gawaing ito, ginagamit na pangunahing materyales ay kawayan. Ilan lamang sa mga produkto na nagmula sa kawayan ay bahay, mga muebles, salakab, tray, basket at iba pa. Mayroon din tayong iba pang materyales sa pamayanan na dapat nating matutunan ang kaalaman at kasanayan dito tulad ng gawaing elektrisidad, seramika at gawaing himaymay. Gawaing seramika. Ito ay ang paggawa ng paso, florera, palayok, figurine na pangunahing materyales na ginagamit ay luwad o clay. Gawaing grapika. Sa gawaing ito, nabibilang ang pagpipinta, paggawa ng stencil at pagliletra. Gawaing himaymay. Sa gawaing ito, nagmumula ang mga materyales sa mga himaymay tulad ng pinya, buri, abaka, rami, niyog at panda. Ngayon, pag-aralan natin ang mga mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing kawayan at iba pang lokal na materyales sa pamayanan na dapat matutunan ng isang mag-aaral na tulad mo. Tingnan mo ang mga larawan. Ano-anong mga ginagawa ng nasa larawan ang nakikita mo? Tama! Gumagawa ng basket. Yari sa kawayan. Ang unang larawan. Kalawang larawan. Gumagawa ng sombrero. Mahusay ang iyong sagot. Katlong larawan. Naglalala ng banig. Ang mga gawain na ipinakikita sa larawan ay ilan lamang sa mga kaalaman at kasanayan na dapat mong matutunan bilang isang mag-aaral na may kinalaman sa gawaing kawayan at iba pang materyales na makikita mo sa pamayanan. Alam ba ninyo na dapat malaman mo ang iba't ibang uri ng kawayan na ginagamit sa gawaing kawayan para madali kang makagawa ng isang produkto? Ito ang pinakamahalagang kaalaman at kasanayan na dapat mong malaman sa gawaing kawayan. Makinig kayo ng mabuti. Hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang iba't ibang uri ng kawayan na dapat mong malaman upang makabuo ka ng kapaki-pakinabang na produktong gawa sa kawayan. Isa itong kaalaman at kasanayan na dapat mong malaman sa gawaing kawayan. Iba't ibang uri ng kawayan. Unang larawan ay tinatawag na anos. Isang uri ng kawayan na namumulaklak na matatagpuan sa ating bansa. Ginagamit ito sa paggawa ng sawali, pamingwit ng isda at kasangkapang pangmusika. Ikalawang larawan,
tinatawag ang kawayang ito na bayog. Isang uri ng kawayang tuwid, makintab, ngunit walang tinik. Ginagamit ito paggawa ng bahay, kasangkapang muebles, papel, basket at patong. Ikatlong larawan, botong, ginagamit sa paggawa ng bahay, tubong, tubig, balsa, paggawa ng sombrero at pangbalot ng gamit. Ito ay nabubuhay sa matataas at mainit na lugar. Buho. Ito ay karaniwan tinatawag na sawali at nabubuhay sa mainit at matataas na lugar. Ginagamit sa paggawa ng flute o flauta, handicrafts at mga disenyosang mga parke. Kawayang bolo. Ito ay mabalahibo at may lapad na 5 hanggang 10 sentimetro. Ginagamit sa paggawa ng halige at bubong ng tahanan. Kawayang kiling. Ito ay tuwid at may dilaw na tangkay. May makinis at walang tinik. Ang labong nito ay nagsisilbing pagkain, paggawa ng atsara, papel, tulay at mga bahay. Kawayang tinik. Karaniwang may tinikang tangkay nito. Maaari itong ipanggamot. Ang kawayan nito ay may mga tinik, kaya ito ay tinawag na kawayang tinik. Giant bamboo. Ito ay may taas na umaabot sa 20 hanggang 30 metro at may lapad na 8 hanggang 20 sentimetro. Ginagamit sa bahay, tulay, muebles at lutuan. Ngayon naman, dumako tayo sa iba pang lokal na materyales sa pamayanan na maaaring mahalagang magkaroon ka ng kaalaman at kasanayan. Tingnan ang mga larawan. Ano ang kanilang ginagawa? Gumagawa ng palayok at paso. Magaling! Magaling ang paggawa ng paso, palayok, florera at figurine ay ilan lamang sa mga gawaing seramika na dapat mong malaman. Ano naman ang tawag sa mga nakalarawan? Unang larawan, tama, pagpipinta. Ikalawang larawan, pag-i-stencil. Ikatlong larawan, pagleletra. Magaling ang pagpipinta, pag-i-stencil at pagleletra ay isang kaalaman at kasanayan na dapat yung matutunan sa gawaing grapika. Ano ang gawaing grapika? Ito ay may mga kinalaman sa art, sa pagpipinta, pag-i-stencil at pagliletra. Saan namang gawain? Tumutukoy ang mga nakalarawan. Basket, kahon at isang upuan. Tama, mahusay. Ang mga nasa larawan ay mga produktong gawa sa himaymay. Ang himaymay ay nagmula sa pinya, abaka, ratan, buri at iba pa. Dapat malaman mo ang iba't ibang pinagmumulan ng himaymay. Hayaan mong ibahagi ko ito sa inyo. Una, abaka. Ginagawa itong lubid, bayong, sapin sa mesa, sombrero, tsinelas at basket. Ang mga nakalarawan ay ilan lamang sa mga produktong nagmula sa abaka. Letter B. Pinya. Ang mga dahon nito ay may himaymay na ginagawang tela ng barong Tagalog,
gown, panyolito, belo at mantil. Ano-ano ang iyong nakikita sa larawan? Barong, Tagalog, pinya at himaymay ng pinya. Magaling! Ang himaymay ng pinya ay maaaring pagkunan ng materyales na maaaring gawing produkto tulad ng gown, panyolito, barong, Tagalog at iba pa. Letter C, Rami. Ito ay matatagpuan sa Mindanao at Mindoro na siyang pinagkukunan ng mga hiblang ginagamit sa malaking paggawaan ng tela. Tingnan ang larawan sa ibaba. Ano-ano ang iyong nakikita? Dahon ng rami, tela, at bag. Halamang rami, telang rami, at soap bag. Magaling! Ilan lamang yan sa mga produktong nagmula sa himaymay ng rami. Letter D, buri. Ito ay pinagmumulan din ng himaymay na nagmula sa dahon ng buri. Ang himaymay nito ay maaring gawing banig, placemat, pantakip sa dingding at dekorasyon sa bahay. Tingnan ang mga larawan ng produktong mula sa himaymay ng buri. Ano-ano ang iyong nakikita? Daon ng buri, pamaypay at bag. Magaling ang mga nakita mo sa larawan na ilan lamang sa mga produkto na maaari mong gawin gamit ang himaymay ng buri. Letter E, niyog. Ang himaymay sa bunot nito ay ginagawang brotsa, PC, rag, gamit na panlaman ng upuan ng sasakyan, kutso ng kama at iba pa. Tingnan ang mga larawan na nasa ibaba. Ano-ano ang iyong nakikita? Magaling! Puno ng niyog, paso na yari sa himaymay ng niyog at lubid. Mahusay! Ngayong marami ka ng kaalaman at kasanayan sa iba't ibang uri ng himaymay na nagmula sa iba't ibang materyales, tingnan ko nga kung marami ka nang nalalaman sa ating mga pinag-aralan. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Goodbye! Magkita muli tayo bukas!